Laging ganun yung opening ko eh. Tumatawa muna. Natanong niya kasi sa akin kung bakit wala daw akong ano, intro. Ayun muna yung intro ko. Tumatawa muna. Bago magsalita. Okay. Hi guys! Welcome back again. Nandito pa rin kami sa Saiwan, ho? At kasama ko pa rin siya, Elmore. Yan. So, my viewer slash subscriber. Ngayon naman, tatanong ko sa kanya yung first day experience niya pagdating niya dito sa Hong Kong. Lalong-lalo na pagdating niya sa employer niya. Okay. Pagdating ko sa Hong Kong, sinundo kami ng isa sa staff ng agency namin. Briefing. Kina maghahanap, nagpunta kami ng immigration para Hong Kong ID. Oh, so natulog kayo muna sa agency? Hmm, sa accommodation, one night. Kasi dumating ako hapon na. Ah. Tapos nag-briefing pa, tapos gabi na kami ng accommodation ng agency namin. Tapos kinamagahan, AMDC na kasi 5 kailangan kapila na sa immigration kasi medyo kailangan. Tapos yun, after sa mag-ano ng immigration, 10 o'clock dumiretso kami sa pregnancy test. Ay, okay. In-assist naman kayo, di ba, sa Hong Kong immigration nung staff? May kasama kami. Okay. So, huwag kayong mag-alala ha, sa pagkuha ng Hong Kong ID kasi may mga staff na. Punta ka lang ako kasi nag-pregnancy test ulit kayo pagdating dito. A day before my flight, nag-pregnancy test ako sa Pilipinas. Pagdating dito, pregnancy test ako. Ah, okay. Dalawa kasi yung sa akin sa Pilipinas lang. Oh, which is good naman. At saka, wala namang dapat ipag-alala, di ba? Kung sure ka naman. Di ba? Okay, and then? Tapos yun. Tapos mga, siguro mga 12 tapos na lahat. Tapos, binigyan na kami ng SIM kasi lang naman ng ages namin. Libre yung SIM. Uy, meron palang gano'n eh. May load na siya ng $60. Tapos, register mo na lang siya for 1 month na data. Oh, okay. That's good. Kesa kayo yung bibili ng SIM at saka magpapaload. Tapos, Ay, sige. Sorry. I-ano ko lang. Kasi yung nagtatanong sa akin about sa kung magkano dadalhin. Eh, sinama ko yun. Yung pambili ng load at saka ng ano. Ililess natin yun. Hindi, may agency na wala. Oh, yung agency. Depende talaga sa agency. So, para sure, eh, magdala kayo ng extra pa rin. Oo. Dagdagan nyo yung ako, ang dinala ko eh, nagpapalit ako sa Pilipinas, $500. Bago ka mag-flight. Ah, doon ka nagpapalit? Doon ako. Ah, sige. And then, after nung 12, tapos na, tapos, yung iba, yung, kasi yung agency namin, marami siyang branch. May Bangkok, may Shatin, may masyadong mabuti. Siongwan ata. Siongwan. Tapos doon ako sa Siongwan. Tapos doon ako sa Siongwan. Siongwan yung malapit sa Central? Ay, no. Sorry. Mongkok. Ah, sa Mongkok. Okay. Mongkok branch ng ano namin. Doon ako sila nung third position namin. Tapos yun. Ayun. Oh, Mongkok ay malapit siya sa Maypo, right? Yeah. Siguro mga 1 hour bago siya dumating. Siguro mga 2 o'clock. Siyempre, halong-halong emosyon. Emosyon, nakabal. Basta nga, hindi mo may paliwanag. Hindi mo may paliwanag yung nararamdaman ko. Pero nararamdaman ko siya kasi siyempre na-experience ko din. Kasi siyempre, first time ko nga mag-trabaho sa bahay mismo. And then, yun, nung sinundo niya ako, nag-konting briefing sa agency, sinabi sa kanya na Elmore is need to eat rice. Oh, talaga? Sinabi sa kanya ng agency, tinake down notes niya 3 times a day, ha? Pero sinabi ko sa kanya, so okay lang ko 1 time kasi diet ako. Okay, siya na po yung nag-ano, pero yung iba, guys. Oo, maganda talaga na agency namin. Oo. Yung kasi iba, talagang inaanan doon ako, may English man ang pagkasabi niya. Sabi niya na kailan ganito, tapos within 3 months pa ako makaka-ano.
statutory holiday. Sinabi din sa akin na Sunday ang off ko, pero next Sunday ko. Tapos may ika-cancel off mo na kung magayaran mo. Kung lahat ng mga kailangan na everything na lahat. Tapos kung ano yung kailangan mo. After 1 month, kailangan ko mag-balik sa ako to get my Hong Kong ID. Oo, sa Hong Kong immigration. Tapos yun, tapos nung tapos na lahat, may pinirmahan siya doon sa branch ng ABS namin. Tapos yun, may na kami sa bahay nila. Tapos nung nasa bahay naman na nila, ah, syempre gabi na yun, 6 na ako nakarating. Oo. Mga 6. Tapos sabi niya, yun nga, medyo kinusap niya ako na ganito yung mga, ano niya, kailangan. Actually, kailangan ko pumasok kasi niya, di ba, caregiver ko. Kailangan ko pumasok sa nursing home kasi nandun yung masabisap na ako. Huwag mo, ano yun? Yung isang pasyente ka. Pwede naman. Huwag mo lang pangalan. Kailangan kong pumasok sa nursing home ng 9 a.m. hanggang 6 p.m. kasi yun talaga yung pinaka job order ko na alagaan yung pasyente may Parkinson's disease. Tapos, 76 years old na siya. Dalawa lang sila. Retired na sila pareho. Tapos yung clerk kong babae, 74. Tapos, pero malakas pa. Lahat kaya niya gawin. Ang good thing, nung first day ko sa kanya, parang hindi niya ako pinapil sa akin na ano siya, yung parang gusto niya ma-feel at humbak na ngayon, hindi ko mo kailangan magtrabaho, mag-arrange ka ng mga gamit. That's good. Mahinga ka, kinabukasan, tsaka ka mag-star. Kaya nang sabi ko, God is good. Kasi yun yung pinag-pray. Hindi ko naman pinag-pray na mag-aan na trabaho. Ang sabi ko nga, kahit mahirap na trabaho, kaya rin. Kasi nga, inanas ko rin naman sa salon. Pero, ang sabi ko lang, nasa na mabuti yung employer. Tapos yun na. Tapos pagdating sa food, walang problema. Binibilan niya ako ng 3 kilo of pork, 1 whole chicken for 1 week. So, madadagdagan. Oo, kaya yung mga natatakot dyan, hindi naman kasi talaga lahat. Isa siya din sa patunay doon, di ba? Mm-hmm. Na hindi naman lahat ng employer is bad. Tsaka Christian siya. At yun, natuwa nga, di ba, nung sinabi mong mag-day off ka at pupunta ka sa church. Natuwa ayun, siya. Di ba? Natuwa siya kasi talagang spend time doon ko. That's good, ah. Okay. Nagit niya kasi, di ba, na yung pagdating niya nung araw na yon hindi muna siya pinag... Kasi 6 p.m. na ako naman. Okay. Pero, kahit na kasi ako, gabi na ako, pero pinag-ano-ano pa rin ako nun. Diba? Pero, yun nga, may mga ganyang employer, no, na mababait. At, binibigyan ka din ng time muna. Okay, magpahinga ka muna. Pinarange ko muna yung gamit ko, yung malata ko. Tapos, nakakatawa pa kasi, tinanungan niya, ayaw ko sana bitbitin niya yung isang, meron kasi akong eco bag. Galit, medyo siguro na ano niya na parang mabigat yung malata ko kasi may kalaki. Tapos sabi ko, no need, I can manage, I can carry that man, sabi ko. Tapos yun, sabi niya, sige. Magaan lang din naman, pero, yeah, parang sabi ko, God is good. Oo nga, ang bait. Diba, tsaka nabanggit niya kanina na may pa-welcome, ang tawag doon. Ay, yung anak pala yun. Yung anak niya, Nagyan ako ng, ang tawag yung red? Lysi sa kanila. Yung red and blue. Oo, Lysi. Ang paw sa atin pero Lysi dito. Tapos pag sa pagkain mo ng problema, lahat ng nasabi niya, lahat ang nasa ref for yourself, kaya... You can eat everything. Kahit yung table, sabi ni Calvin. Sabi ko, Mommy and Daddy said I can eat everything. Sabi niya, even the table? Niyo. Pero syempre, kailangan na pa rin natin, kahit na may mga ganun ang magpuntahan natin, kailangan na po tayo magpapantay. Kasi syempre, nandito tayo para magtrabaho. Hindi para maghayahay,
At saka, kasi first week mo pa lang, di ba? Second week. Ayun. Hindi naman sa tinatakot kita, but let's continue to pray for them. Kasi may mga employer, baka nat matakot siya, no? Okay lang sa una. May mga employer talaga na okay lang sa una, and then habang tumatagal, hindi na nagiging okay. Kaya kailangan continuous yung prayer. Oo. And meron naman na, for example, actually, kailan ba yun? May naka-chat ako, no? Sa FB page ko na nagko-complain na siya, gusto niya na nang umayaw. Ayaw niya na daw. Na-trauma na nga daw siya. Pero, sabi ko, try pa rin. Kasi, yung iba, guys, ah, medyo, ayan, mga less than 3 months, ano pa lang siya, parang nasa testing pa lang, ino-observe ka pa lang. So, kung hindi mo na kaya yun, at 2 years nga yung expected nila sa'yo, baka maayawan ka talaga nila. Then, so, just show ko yung ano yung makakaya mo. At pwede pa yung magbago. Pwede pang magbago yung decision mo. Pwede pa silang magbago. Okay? Yung isa, actually, sabi niya sa akin na ayaw niya na rin. And then, one time, no, parang kinausap niya ng maayos. Kasi yun yung advice ko nga sa kanya. Kausapin ng maayos. At kapag hindi na talaga, yun. Kausapin mo na, kapag hindi po, hindi, magbe-break ako ng contract. And, nakakatuwa, kasi nagbago talaga. Nag-sorry pa sa kanya. Dilim na, no? So, that's it, guys. Thank you. Thank you for sharing, for meeting me here in Hong Kong. Bihira lang po yun. Actually, maraming nag-message, pero bihira lang talaga yung nakakatuwa. Thank you so much. Yay! Thank you so much. And we are friends now. Yeah, friends now. So that's it, guys. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Bye.